Yahoo! Hi guys, good morning. Maayong buntag. Naami karon sa Basanyas Highland Garden Resort, tama ba man? Yes po. Basanyas, si Mama nagpo sa akin. Hindi kasi pag Bisaya kasi guys, feeling namin pag may po, Tagalog na 'yon. Ayan, andito kami sa Basanyas Highland Garden Resort. Dito kami nag-stay ng one night. Tapos ayun, finil namin yung very picturesque at very sobrang beautiful, sobrang ganda. Ayan, si Mama guys, ano siya, teacher siya. For ilang years na ba? For 16 years, but then 13 years ako, dyan lang sa unahan, Mount Diwata Elementary School. Doon sa una na-assign sa akong. Yes. Hindi ko alam kung alam niyo yung Mount Diwata, yung Diwalwal. Yun yung mining area dito sa Mongkayo. Ayan. For a long time, doon siya nagturo. So every weekend sa siya umuwi dati sa bahay. Kaya minsan ko lang nakakasama yung nanay ko kaya hindi kami close. Hindi guys, sobrang close na close kami ni Mama. Sa totoo lang, yung relationship namin ni Mama, parang hindi ko nga siya nafe-feel na magulang. Kasi wala akong respect. Okay, kung ako ang experience yun, being single pag hindi ka pa sa gamay pa, kinapubrihan. Tapos, to make the story short, naulila ko or orphan, naging orphan ako at the age of 15. Pinaka-tragic to kay sa bukid noon, Kalilangan, gimasaker ang among balay. Actually, dili ko na balay kay wala man gyud may balay, kay wala man gyud amo ang sariling balay, nakitira lang mi tapos dito sila kay mag-ani sila mag-harvest sila sa Kalilangan bukid noon way back 1980s pa, kalimutan ko pilan to kay years ago, fourth year high school ko that time. Then unang namatay akong mother pag massacre sa ilaha, on the spot siya namatay. Then follows akong brother next to me, si Kenneth. Na hospital pa yun, di ba, ma? Oo, nadala pa ng hospital. Kaso nga lang, wala talagang pera, naubusan siya ng dugo. That was the tragic talaga yung nangyari sa buhay ko nung time na yon. Ako lang yung panganay, tapos kasi wala sila ng father ko. Hindi nakaabot yung father ko sa libing ng mami ko kasi walang time na yung mga cellphone, telegram pa lang. Inahuli lang natanggap ng father ko yung nangyari. Yung balita. Oo. Tapos gustuhin man namin hindi pa siya ilibing pero hindi na pwede kasi nababaho na siya. Wala silang pera. Wala kaming pera na pambalsamar. Totoo yan. Kahit itanong niyo pa sa mga ano namin, neighbor namin doon sa Kalilangan nung time na yon. Kasi dati sa Kalilangan Barangay High School ako nag-aaral, talagang sobrang pobre kayo. Sobra ka pobre. So, after ana, kinahanglan na ako nga magpadayon lang gihapon at ako Davao. Nag-skwela ko sa Rizal Memorial Colleges, first year college, engineering, second year, nakahuman, og second year, pero na biktima ni Daniel Formillesa. Nasagasaan ang gumaragasang pag-ibig. Pag-ibig. Yun. Pag-ibig yung nakasagasa. Yun. Kaya nagbunga ang pag-ibig, ma. Tapos, yun na. Pinanganak na yung panganay ko. Hindi pa kami kasal kasi nga, hindi pa handa sana. Siya lang yung nakagraduate ng electrical engineering. Tapos, si Papa. Oo. Mm-hmm. Tapos, yun na. Dito na kami nag-plan, nag-decide talaga na sa Mongkayo, Davao del Norte pa dati. Davao del Norte. Mongkayo, Davao del Norte. Dito kami nag-decide na mag-settle down. Oo. Dito na pinanganak sa Davao del Norte yung panganay ko, si Jared Formillesa, 1991. 1992, ipinanganak yung pangalawa ko, si John Denver Formillesa, alias Pitik ni Dindin. Then, 1993, ipinanganak si Dea. So, ibig sabihin, hindi masyado. Hindi masyado. Masipag yun. I like the word masipag. Hindi masyado. Sabihin ko sana mahilig. Pero wag na. Masipag, mas maganda pa kayo yung masipag, no? Hardworking. Yes, masipag masyado. Si Mister. At saka ako rin. Hindi kasi, sabi nga nila, ano dahi, sundanon. Oh, malakaran lang ang brief ang panty, buntis agad. Wala akong magawa. Pag nahakbangan daw. Nang brief? Nang brief yung panty, masusundan daw agad. Yun. So, yun. Tapos, di pa ako teacher nung time na yon kasi hindi nga ako nakatapos ng college.
Then, tatlo na sila na anak ko, I decided talaga na mag-pursue ng college. Sabi ko kasi hindi naman ako bobo. Kabalo man jud ko nga kaya na ako. So, mauto, nagpadayon ko og college, tulo na sila. Diri sa Bukidnon State College sa Mongkayo. Yes. Then, natagbo pa ko convince ako ang bana nga unsaon na ako nga musugot siya mo eskwela ko kay tulog ra akong anak pero akong gipasabot siya kini ako ah pamugas na gyud ni akong eskwela kay human naman kung uwag-uwag so kini ako tininuod na gyud ni that time driver siya sa diri sa Modak ng Mongkayo so parang yung, ano yun oh. Parang habal-habal oh, driver oh, si Papa driver dati siya. Ingon ko sa iya nga ga padayon na lang yung kong eskwela, kag baka human ko, mundang yung kag-drive. Kay maluoy ko sa iya ha, ulan init, mag-drive siya, magbinirahay og pasahero diya sa terminal, luoy kayo. Kay knowing ba yan nga, electrical engineering graduate siya, pero wala yun niya gi-apply. Kay ang iyang gusto lagi yun nga, kanang di siya gusto mangamo, ingana siya. Mugi na iyang term, di siya gusto na iamo. Yun talaga yung time na nagkasakit yung bunso ko ng pulmonary complex, yun yung TB ng bata, si Jaya. Like, 6 months treatment siya, sobrang payat na siya. To the point na sabi ko, iiyak yung isang buwan na hindi kami ma-hospital. Grabe. Tapos, kitang-kita mo yung hirap ng anak mo, na pag nagsisimula ng umubo, parang ayaw nang huminto. Grabe, sobrang ubo talaga, tapos payat na siya. Sabi ko, ano ba to? Tapos yung antibiotics niya, grabe, sobrang lakas na naman antibiotics. Pag nag-antibiotics siya, stop yung ubo. Pag naubos yung antibiotic, babalik na naman. So talagang nag-undergo siya ng ilang test bago na found out na yung sakit niya pala is TB ng bata, yung pulmonary complex nga. So binigyan siya ng treatment, 6 months treatment. As in, talagang sinunod talaga namin yung dose, yung ma-dosage, tama yung oras. Biruin mo, parang 4 times a day yung pag-inom niya ng gamot na yon. So after 6 months, sabi ko, wala na, matatapos na rin. Paghinto ko ng pag-inom niya, bumalik na naman. Kaya sabi ko, ano ba to? Hopeless na talaga. Parang in-offer ko na siya sa kay God. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na siya, kunin mo na lang, huwag mo nang pahirapan. Oh my gosh, ayoko yung mga ganyan story. Yan na nga nakakaiyak. Mula nung nagkaroon ako ng anak, parang every time may nababasa ako sa internet or nakakarinig ako ng mga story na ganyan. Parang ang soft-soft ko. Ang hirap kaya. Hanggang ngayon nga, every time na naalala ko yun, kasi grabe, sobrang hirap ng time na yun. Wala kang pera kasi nagda-drive nga lang yung husband mo. Tapos ako that time, kasa Amazing Grace pa ako dati nagtuturo. Tapos yun, ang hirap how to meet both ends. Grabe. Siyempre, pang ano mo, may mga anak ka na pumapasok sa school kasi elementary na nung sinakuya mo. Tapos, dapat i-priority mo talaga kasi medicine eh. Oo. Wala pang libre noon, nung time na yon. Sabi ko, Lord, kunin mo na kung ayaw mo malibigay sa amin. But then, siguro nga, para talaga sa amin si Jaya, ang pinaka, hindi ko malilimot ang tao nung time na yon kasi nag-advise siya, pharmacist siya, but sad to say nawala siya, si Judith, yung may-ari ng ano, nung isa sa mga pharmacy ng Mongkayo, sabi niya, Ma'am, i-continue ko daw yung ano treatment kasi parang yung 6 months daw, parang kinulang, parang ganun, ewan ko. So talagang ganun, sinunod ko lang sabi niya kasi pharmacist naman siya. Tapos, wala na talaga, parang hopeless na. Sinunod ko yung ano sabi niya. Yun na nga, nag-extend ako ng another 6 months. Thanks God, doon na bumalik na yung gana ni Jaya na kumain. Tumaba na siya. So hanggang ngayon, mataba na nga. Literal na mataba na. Jaya, sorry baby. Pero anak, kaya nga minsan nasasaktan si mama pag nagmiminaldita ka sa akin eh. Kasi ikaw yung sa lahat ng anak ko, ikaw yung grabe yung sacrifice ko. Grabe talaga yung sacrifice ko sa iyo. But then, I love you, Jaya. And happy birthday! Birthday na kapalit ko ngayon. Yeah, happy birthday, baby. Pero sa totoo lang, guys, no, every time nakakarinig ako ng mga kwento ni Mama about kung paano niya kami pinalaki dati. Kasi, syempre,
kami ng mga kapatid ko kasi sunod-sunod kami. Tapos walang katulong ha? Wala tayong katulong. Wala tayong pambayad ng katulong. Wala nga pambili ng gamot, katulong lang. Yun na nga. So imagine. Pero yung si Jaya kasi, na-witness ko lahat yun. Kasi 11 years old na ako nung pinanganak siya. So somehow, ako na nagtumulong mag-alaga. Ganun. Naging yaya ka niya. Pero yung pag narinig ko yung mga kwento nila mama, yung kung paano sila kuya dati, ganyan. Yung kinikwento ni mama na si kuya kailangan niyang ipastop ng breastfeed kasi 3 months pala si kuya, buntis na naman si mama, so nawala na yung milk niya, ganun. So wala silang pambili ng gatas, so yung lanot ewan ko ano yung lanot sa inyo, yung bigas na gigilingin mo, so yun lang muna yung binibigay nila. Tapos si Manoy, after ilang months, buntis na naman si mama sa akin, so kasi nga masipag. Ako na naman kasi nga masipag sila, di ba? Tapos pag kinikwento ni mama sa akin yun, yung mga times na yun na pagka-engorged na daw yung ano, yung breast niya kasi like, kailangan nila magtrabaho ni papa and all. Si mama, ang bottom line lang is, napalaki ko sila ng maayos. Yes. Diba? Then proud ako na sabihin na sa akin sila galing, anak ko sila. Kung ano man yun, kasi wala namang perfect parent. Kung ano man yung nangyari sa mga nakakatanda niyang kapatid, wala namang pagkakamali na di natutuwid. So yon, happy naman ako na kung ano man yung kung ano sila ngayon, happy naman ako kasi nagbago naman. Sawa ng Diyos. Si Bea that time, sa totoo lang, pinagkakitaan ko na to. Ginahimo na ako ng pangwarta. Child labor, ladies and gentlemen, narinig niyo po, galing talaga sa nanay ko na child, kaya hindi ako tumangkad. Hindi, ito. 2-year-old pa lang yan. Sinasaba ko na yan. 3 yata, ma. 3. Pero tinitrain na kita at the age of 2. Training kami. Oh. 1 year. Kapta, ang good lang kasi sa'yo, anak. Wala, dili ka bulol. Hindi ka bulol. Fluent ka talagang magsalita. Tapos yun, tinuturo ko sa'yo. Lahat naman ang tinuturo ko. Ginagawa ko din. Ginagawa mo naman. May mga patula. May mga declamation, ganun. Tapos, 3 siya, naging Miss Little Tubo-Tubo na yan, barangay namin. Yan yung first niya na crown. Miss Little Tubo-Tubo. Then after that, doon na naman sa Mamunga. Miss Little Mamunga, oo. Then, sabi ko, hindi lang tayo pang pageant. To, sinalang ko yan sa first singing amateur contest niya sa Inambatan. Sa tulong naman ng Diyos, siya yung nanalo. Tapos tuloy-tuloy na yon. Parang ginawan ko ng diary kung asan yung mga piyesta-piyesta na yan, tapos may mga amateur singing contest. Pistahan. Ito, pistahan. Tapos minsan nga, may isang barangay sa amin na, tabok pa o agusan. Tatawid pa kami ng ilog para makapunta kami sa barangay na yun. Oo, tatawag river, malaki talaga na river. So ginagawa river. Namin, ginagawin. Yung mami niya, yung kapatid ko, mami yung tawag niya sa tita niya, siya yung taga-bit-bit ng gown. Tumatawid kami, tapos dito si Dea. Tapos, wala kasi yung papa niya kasi nagda-drive nga kahit gabi, nagda-drive pa rin yan. So, yun. Pagdating namin doon, sasalang namin sa amateur. Sawa naman ng Diyos na nananalo. So, 500 that time is 500. Ang ilang kilong bigas na yung nabibili ko. Yun na yun. Hanggang lumaki na siya. Tapos, sabi ko, hindi pa ako kontento. Dapat level up pa. So, at the age of 16, sinalang ko yan. Beauty pageant na naman. Diyan sa Salvation, Mongkayo, yan yung first pageant na nag-teen na siya, teenager. Yun. Doon nagsimula. After noon, dami ko nang sinalihan, ang dami. Nagtrabaho na po ako talaga. Kaya nung tumanda ako, like ngayon, naisipan ko, kailangan ko na yata mag-retire kasi maaga naman ako nag-start. So, may karapatan na po ako mag-retire. Ikaw ma, since maaga ka na ulila, di ba? Maaga na wala si Lola. Sino yung parang naging role model or si kanino ka humihingi ng advice dati on how to become a mother or being a mother? Paano? Like ngayon kasi andiyan ka, ma, si Arlan, ganito ganyan. Pero like ikaw, kanino ka humihingi ng mga payo or magtatanong ng kung anong gagawin? Sad to say, wala talagang matanungan, anak. Promise, wala talaga. Kasi yung mga kapatid mami mo, si Auntie Nining lang yung napatulong. Ilang buwan lang kami magkasama. Then after that,
si tita, alam mo naman na old maid si tita, di ba? Wala siyang, asawa, walang anak. So sa akin na lang, parang kumbaga, come what may, oo, ano na kung ano lang yon. Basta, yung what I am doing is, kung ano yung feel ko na tama. Yun ang sinasabi nilang maternal instinct, di ba? Mm-mm. Instinct ng mother. Kung ano lang yung tama. Wala talaga akong mahinga ng payo. Siguro, ano na lang, yung faith ko na lang kay God, isa na yon. Kasi sabi ko, Lord, every time nagkakasakit kayo, hindi ka agad makakatakbo na sa doktor, di ba? Mm-hmm. Sabi ko na, Lord, you are our healer. Yan, galingan mo lang, pagalingin mo lang yung anak ko. Yun na lang, wala talaga akong ibang matakbuhan. Totoo yan, hindi to. Walang char. Pero ang amazing, no, nung ano, sinabi nga yan eh, kasi, syempre nung butis pa lang ako, tapos manganak na ako, parang ang dami kong iniisip, ang dami kong parang very anxious ako. Sabi ko, kaya ko bang mag- kaya every now and then, matawag ka. Oo, di ba? Matawag ako na tawag. Ma, dapat pag nanganak ako, ha? Dapat pag nag-labor ako, book na kita ng flight agad. Punta ka na dito, ma. Kasi, ano? Parang hindi ko kayang manganak nang wala ka. Sabi ko, dapat ipack mo na yung bag mo para anytime lipad ka na, ganun-ganun. Pero, for some reason, nung andun na, nung pinanganak ko na si Arlan, tapos si Mama bumalik na nang dito sa Mukayo. Totoo nga yung maternal instinct. May instinct talaga yung nanay. Siyempre. Kasi parang, nung time na yun. Kahit walang nagtuturo sa'yo. Oo, parang may madidiscover ka na lang sa anak mo na, pag ganito yung gestures niya or ganito yung iyak niya. Mm-mm, something wrong. Alam mo kung wrong. Anong gusto mm-mm, niya. Ganon. Mm-mm. Ay, puno na siguro yung diaper nito. Or, mm-mm, ay, gustong mag-burp. Kasi mm-mm, parang ano, parang nasusuka. Parang ganon. Automatic siya. Kaya parang, naisip ko na, ang amazing lang. Yes. Ang amazing lang ng katawan ng tao, ng nanay. Amazing ng pagiging creation nanay. Ng pagiging ng nanay, actually. Oh, oh. Ng pagiging nanay. Pero sobrang thankful ako, guys, sa totoo lang. Kasi iba yung may natatanungan ka eh. Kwento nga ni Mama kanina, wala siyang ganun. Wala siyang mapagtanungan. Nakaasa sa mga churchmates or sa mga tita niya na hindi niya naman madalas nakakasama. Iba yung nanay mo yung tatanungin mo kung anong gagawin mo sa anak. Kasi alam mong alam mong tama. Alam mong kaya mong mapagkatiwalaan yung payo na ibibigay nila. May mga pagkakataon na, ma, si Arlan, kailangan na daw mag-antibiotics. Ma, ayoko sanang mag-antibiotics muna yung baby ko kasi ganito, ganyan. Baby pa, ganyan. Sabi ni Mama, nak, ipahilot lang ni mo na kay ano na, kay nalisa na. Mahala din si Mama. So alam ko na agad yun, parang binisaya man yan, pero nung bata ako, naalala ko, nag-work yun dati. Mm-hmm. So, tinry ko. Pinahilot ko si Arlan. Gumaling nga. Ang galing. Yung hiccups. Sabi siya, ma, mahiccup si Arlan. Hanap ka ng sinulid na kaslawayan mo, lagay mo sa noo. Ganyan ba natin? Eventually, humihinto ko agad yung hiccup. Ewan ko kung ano yung mas scientific nila. Hindi ko naman alam. Kaya ito nga yung napidya ko eh. Mm-hmm. One time, pa-check up kami kay Arlan. Yung pa-immunize kami. Mm-hmm. Tapos nung nag-hiccup si Arlan, sabi ko, ay, i-feed ko muna. Sabi ni Doc, akala ko lalagyan mo ng sinulid eh. Sabi ko, ay Doc, naniniwala ka ba sa ganyan? Sabi niya, ginagawa yun ng iba. Tapos, nawawala. Walang scientific explanation niyan. Pero basically kasi, ang sinok talaga, nawawala lang naman talaga siya eventually. Pero, siguro nagkataon mo siya, agad-agad, alam mo yung, hindi ganun kahaba yung time. Ayan. Nung nanganak ako, di ba, normal kasi ako, thank you Lord. Ayan, nung after ko mga kinabukasan, naglalakad na ako. Ang strong ko, ganyan-ganyan. Buti nga, kasi pag nag-CS siya, hindi mo talaga ma-experience. Tapos ang saya, kasi alaga ka ng nanay mo. Alam mo yung, ma, sir, ang pagod ako, ganito. Ito nak! Hindi ka pwede magutom, kain ka. So, ang sarap sa feeling na may nag-aalaga. No? As in, like, especially nanay mo. Kasi, sa totoo lang, ang dami, like sa generation ngayon, ang dami na gusto na, ay gusto ko na maging independent, ganyan-ganyan. Pero talagang based on my experience, masaya lang yun pagka malakas ka. Pero pag nagkasakit ka, hanapin mo yung nanay mo. Hanapin mo yung nanay mo. Sobrang hirap pag wala yung nanay. Anyway, yun na nga, tulad ng kwento ko sa inyo kanina, nung nanganak ako, talagang hindi ko ma-imagine manganak na wala si Mama. Kasi feeling ko talagang sasakalin ko yung asawa ko kung kami lang dalawa. At first, nak, hint ko lang. Ito lang yung masasabi ko sa'yo. Tip ko sa'yo. Ito yung tip ko sa'yo. Sundin mo lang kung ano yung feeling mo, yung gut feeling ng isang mama.
alam ko naman na magiging mabuti kang ina kasi ano daw yun, namamana din daw yan eh. Char, namamana. So kung ano yung pagpapalaki ko sa inyo, I'm sure mas hihigitan mo pa kasi andyan si Da, very supportive sa'yo. Ang masasabi ko na, you are very lucky kasi si Da yung naging asawa mo. Yan, napaka, ano ni Da, supportive. Tapos, sobrang mapagmahal sa inyong dalawa ni Arlan. At saka, gusto ko talang sabihin sa'yo, noon pa man sinasabi ko na, sundan mo na si Arlan. Habang malakas pa si Mama. Yun lang. Kasi, di natin alam. Hindi mo ko pwede iwan. Di natin alam, di natin alam. So, habang kaya ko pang mag-alaga ng mga apo, kaya ko pang tumulong sa'yo habang nanganganak ka. Nainis ako pag sinasabi ni Mama yun. Habang andito, malakas no, pa. No, no. Dapat open-minded tayo sa mga bagay na yan. Dapat open-minded tayo. So, di ba? Yung mga, alam mo na. So, dapat habang ano pa si Mama, malakas pa. Sundan mo na kaagad si Baby Arlan. So, mga 50 years pa yan, Ma. Ano ba yan, 50 years? Kung pwede, next year na. Hindi, 50 years ka pang malakas. 53 ilang taon na kang ngayon? 53! Kung abot ka 100. Oh my God! Wag na, ayoko na. 74 is enough. Kung aabot pinagyan tayo. Pinagyan na timeline yung po. Oo! Gift na yun ni Lord sa akin pag sabi, nakarating sabi ako ng, Mama, nakaabot ako ng 70. Lord, hanggang 74 lang. Tapos yung 72 ka na, Lord, extend. No, hindi. Kasi mahirap na, uugod-ugod ka na, ayoko. Yun yung sabi sa namin ni Papa sa isa't isa, sana naman, wag naman tayong yung darating yung panahon na magiging pabigat kami sa inyo. Dahil ayaw namin talaga. Gusto namin na i-reminish nyo sa isip nyo yung kung gaano nyo kami kamahal. Kasi ang dami kasi namin nasaksihan na habang tumatanda, nawawala yung pagmamahal ng mga anak nila sa mga magulang nila dahil nga alagain na. So ayaw namin ganun, ayaw talaga namin ng ganoon. Akin na. Akin na. Hi! Yan. Yan lang. So, langga, sana paglaki mo, andito pa rin sina Mommy La, pero imposible na yon. Mga bakit mo binibigyan ng due date hindi, sa inyo? Hindi, kasi gusto ko sana makita siya na lumaki. Diba, si, yung lula mo nga, yung mami ko, hindi ka talaga nila nakita. Pero alam ko proud sila sa'yo kung ano yung pagpapalaki ko sa inyo ngayon, proud sila. So, kay Arlan naman, sana, alam ko naman, magiging mabait to. Ang galing kaya ng pagpapalaki ng mami niya at saka daddy niya. O, kaya tumawa, oh! No, di ba? Ang bait kaya, oh! Di ba? Ang galing kaya ng pagpapalaki ni mami at saka ni daddy. So, maging mabait ka lang na baby, anak. Ah, oh! Yeah, sumagot! Sumagot din. Yun. Tsaka, takot sa Diyos, ha? Gusto ko lang mag-thank you kay Mama kasi sobrang laking... Ay, Diyos ko Lord, paano ko ba sasabihin ito? Ang bigat-bigat eh. Bilisan ko na kasi yung anak ko na putay. Gusto niya na mag-BS. Gusto ko lang magpasalamat kay Mama kasi lahat ng sakripisyo ng ginawa niya, lahat ng pagpapalaki at lahat ng lessons na tinuro niya sa akin, talagang na-apply ko in real life. Hindi madali yung pinagdaanan ni Mama at ni Papa para ano itaguyod yung pamilya namin, palakihin kami ng maayos. Pero nagawa nila. At sobrang thankful kami at sobrang proud kami sa kanila for that. Kaya nga ako, personally, hindi ko naman, ayoko naman magsalita on behalf of my other siblings, di ba? Pero ako personally, gusto kong somehow, hindi man like mabayaran or like talagang, anong term, Ate Jo? Matumbasan yung ginawa nila for us. Pero somehow, mabigyan ko sila ng joy sa ginagawa ko, sa family ko ngayon. Sobra, sobra. Nung time na natatrabaho ko, kahit papano, gusto kong mapasaya sila. Mabigyan sila ng mga bagay or... Gusto kong mapasaya sila. Yun lang. Hindi na ayokong sabihin na ako yung bubuhay sa inyo, Ma, huwag kayong mag-alala, ganyan-ganyan. Kasi naniniwala din naman talaga ako sa kasabihan na hindi naman responsable ng mga anak yung magulang nila. At sila Mama, in fairness sila Mama, hindi naman nila ako like inobliga na, nak, kailangan magtrabaho ka, padalahan mo kami, hindi naman ganun. Basically, happy sila na nagbibigay ako because they know that I give. Hindi out of responsibility, but out of love. Yun. Yun.
So, thankful ako kay na mama kasi hanggang ngayon na mag-30 years old na ako. Ah, 30 ka na ba? Akala ko 18 ka pa lang. Ah, sabi ko sa inyo eh. Nakuha ko kay mama yung mga ganyan eh. Thankful ako kasi sobrang andyan pa rin sila. One call away, one text away, mag-message lang ako, ma! Tatawag na yan. Yes. Kaya, isang wish ko lang talaga, Lord, bigyan mo ng mahabang buhay ang magulang ko. Ang mama ko at papa ko, good health para sa family namin. At yun lang. Thank you, Mom. Thank you, Arlan, for making mommy a mommy. Yeah! Ito yung angel nila. Grabe. Sobrang angel. Baby. Sobrang love ng lahat ng tao. Oh, ang baho na daw. Palitan na namin, guys, ha? Okay. Ayan. Kaya thank you so much. Maraming salamat, guys, sa panonood ng vlog namin. Sana na-enjoy nyo. At sa lahat ng mga mommies dyan. At sa lahat ng mga may mommies dyan. At magiging mommy. Yes. Don't forget to love each other. Love yourself. Love your family. At stay happy, guys. Stay healthy. God bless you all.